magkaiba yung ways namin to show how much we love each other. Mahigit 2 taon na ang relasyon ni Navik Soto at Pauline Duna. Ngunit sa loob ng mahaba-haba na ring panahong yon, walang tuwirang naging pag-amin si Bossing. Puro biro, puro pahaging. Ngunit sa isang news program earlier this week, umamin na rin ang komedyante. Asked by host kung anong pangalan ang nasa puso nito, the TV host said, and we quote, "Sasagutin ko na rin, Pauline," unquote. Nakausap ng star talk ang dalaga sa story ko ng upcoming soap ng GMA, ang The Borrowed Wife. Eh, kinilig ako. Yun lang. I've realized in this relationship, you really have to give a lot to the person. And you have to love him and the people that he loves. Dito natutunan ko maging selfless. Natutunan ko na it's not all about me. It's more on things about him. Kung pangalan ng aktres ang laman ng puso ni Bossing, ano naman kaya ang laman ng puso ni Pauline? Malaking VIC. Samantala, kung ngayon ay araw-araw magkasama ang magkasintahan, pansamantala muna silang maghihiwalay sa darating na Pasko. Tuloy na tuloy na ang biyahe ng dalaga sa Japan next week. Siguro this is the longest we'll be away from each other. Pero he's happy for me and for my family. Kasi first time nga po namin na lalabas ng bansa na malamig. And you know, it's the first time ng pamilya ko na makapunta ng Japan. May regalo na ba ang dalawa sa isa't isa? And you know, gifts aren't really that important. Pag tumagal-tagal na kayo sa relasyon, ano na lang yun eh, parang added kilig for that moment. Pero it's not really important. Totoo bang marriage proposal ang secret wish ni Pauline from Bossing ngayong Christmas? Makaloka ka. Basta secret. You know, sometimes when you wish for something, you just keep it to yourself. Para kung mag-succeed ka and then yay, pero kung ma-disappoint ka, edi ikaw na lang nakakaalam.